Ganito pala ang trato ng asawa ni Freddie Aguilar na si Isabella sa anak ni Megan Aguilar. Samantala, anak ni Megan na si Anaya, may mensahe para sa kanyang ina. Halina't sabay-sabay nating panuurin ang videong ito na tiyak ikagugulat mo. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Bata pa lamang si Anaya nang ipasa na ni Megan ang responsibilidad niya sa kanyang anak tungo sa kanyang ama na si Freddie. Bilang mabuting ama, lolo sa kanyang apo, ay di nagdalawang isip ang mag-asawa na akuin na lamang ang responsibilidad na ito, lalo na't malapit sa mga bata si Isabella. Noong mga panahon na iyon ang magsimulang nalulong sa mga ipinagbabawal si Megan, nagsimulang bumagsak ang kanyang karera kasabay ng pagkaubos ng kanyang pera, dahilan ng sukuan niya ang kanyang anak. Lumaking mabait, masunurin at mapagmahal si Anaya sa kamay ng kanyang lolo at tita na si Isabella. Habang lumalaki at namulat sa realidad si Anaya, ay kasakasama na niya ang kanyang tita Isabella na tila hindi na iba sa kanya ito na itinuring na rin niya itong ina. Sa ibinahaging post nga ni Isabella sa kanyang social media, ay malalim na di umano ang pinagsamahan nila. Itinuring na di umano niya itong anak si Anaya. Bukod pa dyan ay mag-best friend pa silang dalawa. Makikita ang tunay na saya at kontento ni Anaya kasama ng kanyang lolo at tita. Makikita rin na nasa mabuting kamay si Anaya. Patunay ito sa kung paano siya tratuhin at minahal ng kanyang tita Isabella. In the absence of her mom, there is one Isabella Aguilar who gave the unconditional love to Anaya. That's a perfect relationship. Si Anaya yung proof how pure and kind-hearted you are. May God bless you more and more. You deserve all the love, mom. Sarap niyong tignan yung closeness niyo na kakataba ng puso. Samantala sa mga kinahaharap ngayon ng ina ni Anaya na si Megan Aguilar, ay nagbigay siya ng mensahe para dito, maikling mensahe lamang, ngunit nakakadurog ng puso. I know you're lost now and disgusting, but still I love you. Ibig sabihin, alam kong nawawala ka ngayon at nakakasuklam, pero mahal pa rin kita. Tila parang dinurog ang aking puso nang marinig ito. Kahit sinukuan na siya ng kanyang ina ay patuloy niya pa ring minahal at inalala ang kanyang ina. Patunay ito sa napakabuting pagpapalaki at trato ni Isabella kay Anaya. Paalala, kung sinukuan ka man ng iyong mga magulang, lagi mo pa ring tatandaan, mas piliing intindihin at patuloy mo pa ring mamahalin ito bilang pasasalamat na rin na mas pinili kang buhayin dito sa mundong ibabaw. Ikaw, ano ang masasabi mo sa videong ito? Mag-iwan ng komento sa baba.